Antingero. Magandang araw, Sitio Pangil. Kumusta po kayo? Bago ang lahat, gusto ko lang sabihin, ang astig ng pangalan ng bagong channel na to, bagay na bagay sa astig kong ikikwento. Ako nga po pala si Crisanto. Bata pa lang ako, mahilig na talaga akong makinig, manood o magbasa ng kahit na anong kwentong kababalaghan. Dahil dyan, marami na po akong naipong kwentong katatakutan, lalo na yung tungkol sa nilalang ng dilim na sinasabing hayok daw sa dugo at laman ng tao, o mas kilala sa tawag na aswang. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi tungkol sa akin. Tungkol ito sa kaibigan kong itago na lang natin sa pangalang Banjo. Isang antingero. Katrabaho ko si Banjo noon sa isang food factory sa isang lugar sa South Luzon. Medyo pareho kasi kami ng trip tungkol sa maraming bagay. Kaya talagang mabilis kaming nagkasundo at naging close noon sa isa't isa. Kahit na mas matanda siya sa akin ng ilang taon. 37 na kasi siya noon, habang ako naman kaka-25 ko lang ng taong yun. Isa siya sa mga regular ng empleyado sa pabrika. Habang ako naman isang bagong pasok. Pero kahit na ganoon ay mabilis na nag-click ang mga personalidad namin. Tanda ko pa noon, tuwing break time namin, isang grupo kaming mga pare-parehong probinsyano na palaging nagkwekwentuhan noon tungkol sa mga bagay na kababalaghan. Mga pamahiin, mga kwentong multo, engkanto, at aswang. Aswang talaga ang madalas naming pagkwentuhan noon. Dahil doon talaga ako pinaka-interesado. Sa lahat kasi ng nilalang na pinaniniwalaan ng ibang tao na kasama raw nating nag-i-exist din dito sa mundo, sa tingin ko ay aswang ang pinakamahirap patunayang totoo. Isipin niyo kasi, paano nga kaya kung totoong kasama natin silang nabubuhay sa mundo? Paano kung hindi sila takot na mabuking nating hindi talaga sila normal na tao? Ilan lang yan sa mga tanong na gusto kong masagot kaya palagi akong nakikinig ng iba't ibang mga kwento tungkol sa kanila. Isang beses, kaa-out lang namin ni Banjo noon sa trabaho nang magkayayaan kaming mag-inuman sa tinutuluyan niyang apartment. Kasama ang dalawa pang kampo niya regular. Na nang araw na yun nagkataong parehong night shift, kaya siya lang mag-isa sa kanila. Hindi naman ganun kalakihan yung apartment na inuupahan ni na Banjo, pero ayos na rin. Hindi mo nga akalaing puro lalaki ang nakatira doon dahil malinis yun at walang kakalat-kalat. Dami pang mga palamuti katulad na lang nung malaking parang tuyong pakpak ng paniki na nakasabit sa pader nila sa salas. Ang ganda noon. Medyo nakakatakot ang itsura. Pero ang astig, para kasing totoong totoo yun. Wow pre, ganda nitong display mo ah, parang totoo. Tinawanan lang ako ni Banjo nang purihin ko yun, tapos inayanan niya akong magsimula.
Sa maliit na terrace ng apartment nila namin naisipang maglagay ng mesa. Tutal dalawa lang naman kaming mag-iinuman. Fresco kasi doon. Inlabas pa namin yung maliit niyang speaker tapos habang nagiinuman kami ay nakikinig kami ng horror story sa YouTube tungkol sa aswang. Usong-uso na naman ng mga kwentong aswang, preno. O nga eh. Pero alam mo ba kung saan talaga sila galing o kung ano ba talaga ang pinagmula ng mga aswang? Hindi eh. Bakit saan ba? Sa mga anghel. Napatigil ako sa pamumulutan dahil sa isinagot na yon sa akin ni paring Banjo. Weh. Natawa si Banjo sa reaksyon ko. Umisang shot pa muna siya bago siya uli sumagot. Oo nga. Hindi mo ba alam yung tungkol sa mga anghel na sinasabing nakipag-alam mo na sa mga tao? Hindi ba't yung mga naging anak nila eh tinawag daw na Nephilim, sabi sa Bible? Nagkibit-balikat ako. Aminado naman akong hindi talaga ako nagbabasa ng Bible, pero nagdadasal naman ako. Ang sabi sa alamat, mga kanibal daw kasi ang mga Nephilim na yan. Sila raw yung mga anak ng anghel sa mga babaeng tao. Isinumparaw ng Diyos ang lahing yan. Kaya karamihan sa kanila, lalo pa nilang ipinagkanulo sa kadiliman ang sarili nila. Sa pamamagitan ng pakikipagsiping naman sa mga hayop, yan naman daw ang naging dahilan. Kaya ipinanganak ang iba't ibang uri ng mga nakakasuklam na nilalang katulad ng tinatawag natin ngayong mga aswang. At dahil nga pinaghalo-halo silang lahi ng mga anghel, tao at hayop, yun din ang dahilan kaya hayok sila sa dugo at laman. Bukod pa sa kumakain talaga sila noon binang pagpapakita ng paglapastangan at pambabastos nila sa Diyos. Naks, dami mo talagang alam sa ganyan, pero nakakita ka naman ng aswang, pre. Parang hindi ka pa nagkwento ng kahit ano tungkol dyan eh, pero kung sa bagay, may anting-anting ka naman kaya baka takot din silang lumapit sa iyo. Bigla akong tinawanan ni Banjo, tapos umiling siya. Dinukod niya yung pendant ng suot niyang kwintas na nakatago sa ilalim ng damit niya. Nahirapan din akong kunin to ha. Ipinakita niya sa akin yung pendant ng kwintas niya na isang kulay puting bagay na hugis pangil na mahaba at malaki. Bakit pre? Ano ba yan? Pangil. Kinumpirma nga ni Banjo ang hinala ko. Pangil ng ano? Ganda ang astig tingnan. Hinipo-hipo ko pa yung kwintas niya dahil manghang-mangha ako doon. Asting talaga. Pangil ng aswang yan eh. Bigla ko tuloy binawi ang kamay ko mula sa pagkakahawak doon sa kwintas ni Banjo. Kadiri kasi eh. Ano? Bakit meron ganyan, pre? Huwag mong sabihin sa aswang yang pangil na. Hindi na natuloy ang sinasabi ko nang tanguan agad ako ni Banjo, mga kasityo pangil. Talagang inamin niya sa akin ng oras na yun na may nakainkwentro nga raw siyang aswang. Paano? Bakit? Saan mo nakita yung aswang, pre? Kwento mo naman. At pinagbigyan naman ako ni Banjo sa hilinggong yun. Ikinwento niya sa akin ang naging karanasan niya nang may makainkwentro siyang aswang sa probinsya nila noon, sa Sorsogon. Ang sabi ni Banjo, nagsimula raw yun sa pagkawala ng pinakamamahal niyang alagang aso ng pangalan ay Bayani. Halos kasabay na raw kasi niyang lumaki ang alaga niyang yun.
kaya mahal na mahal daw ito ni Banjo. Ito pa nga raw kasi ang tumutulong sa kanya kapag magpupunta siya doon sa malawak na maisan ng lolo niya noon para mamitas ng paninda nila. Nauutusan daw kasi itong si Bayani. Matalinong aso raw kasi yun. Bayani! Bayani! Asan ka na ba? Ikaw, uwi na tayo. Sigaw ng sigaw si Banjo sa gitna ng maisan kahit na malapit na talagang dumilim. Uy! Banjo, halika at uwi na tayo. Gagabihin tayo sa daan eh. Oo, tay. Susunod na lang ako, hahanapin ko lang si Bayani. Ipinagpatuloy daw ni Banjo ang paghahanap sa alaga niya. Hanggang sa maya-maya pa eh, matisod siya sa isang bagay na nakaharang sa dadaanan niya. Nang lingunin niya kung ayun ay ganoon na lang daw ang panlalambot ng tuhod niya. Bayani! Itang-kita raw ni Banjo ang pinakamamahal niyang alaga na nakahandusay sa maisan. Wak-wak ang tiyan nito at wala ng laman. Wala rin daw halos dugo ang loob ng katawan ng aso na parang piniga ito hanggang sa pinakahuling patak. Bayani, sino may gawa nito sa alaga ko? Galit na nagpalingalinga raw si Banjo nun sa paligid, pero wala siyang nakita. Hanggang sa nagdatingan raw yung mga kasama niya kanina sa maisan. Oh, Banjo, anong nangyari? Ba't sumisigaw ka? Teka, sino ang gumawa niyan? Pero bago pa raw may makasagot sa tanong na yon ng isa sa mga pinsan ni Banjo, ay bigla na lang silang napalingon sa isang napakalaking malaibong nilalang na bigla na lang lumipad palayo sa himpapawid. Gulat na gulat silang lahat dahil sobrang laki raw ng ibon na yon na nagmistulang taong may pakpak. Mukhang tinira ng aswang yung alaga mo, Banjo. Noong nakaraang buwan, may dalawang buntis daw yung biniktima sa kabilang barangay kaya siguro dito muna sa atin naglalagiyan at nagtitiis kumain na hayop. Halos madurog daw ang bagang ni Banjo noon sa sobrang pagtatagis. Galit na galit siya habang tinitingnan ang papalayong figura ng aswang na alam niyang siyang may kagagawan ng nangyari kay Bayani. Nang oras ding yun, ipinangako raw ni Banjo sa sarili niya at sa harap ng bangkay ni Bayani na igaganti niya ang pinakamamahal niyang alaga. Galing si Banjo sa pamilya ng mga antingero at albularyo, kaya siguro ganun na lang ding kalakas ang loob niya na magdesisyong hanapin ang gumawa nun sa alaga niya. Pinag-aralan niya ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa nilalang na balak niyang gantihan. Pagkatapos ay araw-araw siyang nag-abang sa maisan sa muling pagbabalik ng aswang. Pero ilang araw na daw ang nakakalipas, talagang bigo pa rin si Banjo na muling makadaupang palad ang halimaw. Ana, Banjo, hindi ka pa ba uuwi? Di pa ho, tay. Minihintay lang ako. Susunod na lang ho ako. Tinapik ng tatay niya ang balikat ni Banjo bago siya nito tinabihan sa kinauupuan niya. Painan mo, hindi mo talaga mahuhuli yan kung mag-aabang ka lang kung kailan siya babalik. Yun ang sinabi sa kanya ng tatay niya bago siya nito iniwan sa pwesto niya habang nakatanaw siya sa buong maisan nila. Kinabukasan, gaya ng sabi ng tatay niya, may daladala ng pain si Banjo. Nagpatulong siya sa pinsan niya na dalhin yung pinakamalaking inahing baboy galing sa ulbo ng tatay niya. Dahil sigurado siyang hindi kayang tanggihan ng aswang yun. Walang hiya ka, Banjo, pagkaganitan tayo ng tatay mo.
Napapakamot na lang daw sa ulo ang pinsan niya pero sabi naman ni Banjo ay siya raw ang bahala. Ganun na nga ang ginawa nila. Nang pumatak ang alas 5 ng hapon ay nagtago na sila doon sa kubong pahingahan nila kapag nagtatrabaho sila sa maisan. Sigurado naman silang hindi sila maaamoy ng aswang dahil kanina pa ay nagpahid na sila ng lana o yung langis na kumukulo kapag may aswang na malapit na sa paligid mo. Mabisa rin daw kasi ang langis na yon para hindi ka maamoy ng aswang ayon mismo sa mga kaanak ni Banjo. Sa pagkakataong ito, tagumpay na nga si Banjo. Sa wakas ay napalabas niya rin yung aswang na hinahunting niya. Kitang-kita raw nila ng pinsan niya nang dumapo ito sa punong malapit sa kinalalagyan ng inahing baboy ng tatay niya. Mukhang bumubuelo muna ang aswang na hindi na raw maalis ang takam na takam nitong tingin sa pagkaing nasa harapan niya. Babae raw yung aswang, sabi ni Banjo. Hubot-hubad daw kasi ito kaya nakita nilang may umbok sa bandang dibdib nito. Kahit pa nababalutan ito ng makapal at kulay itim na balahibo, gulo-gulo rin daw ang buhok nito na parang bruha. Naglalaway ang aswang at halatang gutom na gutom. Mukhang bagong salin yung aswang na yan, Insan. Tingnan mo, wala pang kontrol. Kaya siguro mabilis lang painan. Lalo raw natuwa si Banjo sa sinabi ng pinsan niya. Kung ganun kasi ay hindi na pala niya kailangang mag-abang na sunggaban nito yung baboy dahil may mas mabilis na paraan siyang naisip para mahuli niya ito. Uy, Banjo! Ano yung ginagawa mo sa sarili mo? Bakit mo hinihiwa yung sarili mo? Kahit anong pigil daw ang gawin sa kanya ng pinsan niya ay walang pakialam si Banjo. Hindi raw siya nakakaramdam ng takot ng mga sandaling yun kahit na sobrang nakakatakot at nakakasuka raw. Ang itsura at amoy ng aswang na nakadapo doon sa may puno. Pinahid din ni Banjo ang lana sa katawan niya para lalong umalingaso ang amoy ng dugo na nagmumula sa sugatan niyang pingi. Lalo raw naglaway ang aswang nang maamoy siya. Mabilis itong lumingon sa direksyon niya at parang lalong nawala sa sarili nang makita siya. Ibinuka ng aswang ng pagkalaki-laki ang pakpak nito at doon pa lang daw medyo napaatras si Banjo. Sa malayuan kasi mukhang maliit lang ang aswang. Pero nagkamali lang pala siya. Dahil nang sa isang iglap ay nakatayo na ito sa harap niya ay sa kanya palang nakita kung gaano ito kalaki. Matangkad ang aswang. Yung mga paaraw nito ay parang paanang agla na mayroong mahahaba at matutulis na kuko na ginagamit nito sa pandadagit. Nakakatakot din daw tingnan kung gaano kalaki yung bunganga nitong nanalagkit pa ang laway. Banjo! Banjo, takbo! Sigaw daw ng sigaw ang pinsan ni Banjo sa kubo. Kaya imbis na sa kanya lang ang atensyon ng aswang, ay napalingon din ito sa kubo. Kitang-kita raw ni Banjo kung papaanong bigla na lang itong ngumisi na parang natutuwang malamang hindi lang iisa ang pwede niyang gawing hapunan ng gabing yon. Maya-maya pa humalakak bila yung aswang na parang tuwang-tuwa ito kaya yung malaking bunga nga raw nito ay halos tumakip na sa sarili nitong mukha. Doon nakakuha ng pagkakataon si Banjo na gamitin yung ibinaon niyang kutsilyo. Ilang araw na niya yung hindi inaalis sa katawan niya mula nang makita niya ang bangkay ni Bayani. Yung kutsilyong yun ay ibinabad niya sa agwa bendita na hiningi niya pa sa simbahan nila sa bayan. Dahil mas matangkad kay Banjo yung aswang ay kinailangan niya para tumalon para lang maabot niya ang leeg nito. Itinodo ni Banjo ang buong lakas niya
at hiniwa ang aswang sa pinakamalambot na parte ng katawan nito. Pero ang masama doon, hindi raw napuruhan ni Banjo yung aswang. Kaya nang tumigil ito sa paghalakhak, ay galit na naman daw siyang binalingan ito. Sinunggaban ng aswang si Banjo, inatake siya nito gamit ang mahaba nitong kuko at halatang punterya nito ang dibdib niya. Sabi kasi ni Banjo, may mga aswang daw kasi na kahit ang bawat pagbintig ng puso ng isang tao ay naririnig nila at lalo silang natatakam doon. Mabuti na lang talaga mabilis ding kumilos si Banjo. Nang sunggaban siya ng aswang ay sinabayan din niya ito ng mabilis na pag-unday ng saksak. Kaya naman imbis na dibdib niya ay dibdib nito ang nawakwak. Insan, lumabas ka dyan. Akin na yung lubid, bilis! Mabilis namang sinunod ng pinsan ni Banjo ang utos niya. Nang maibigay nito sa kanya yung lubid ay pinagtulungan nilang itali yung aswang na parang nahihirapan ng huminga dahil umaagos sa butas nitong dibdib ang sarili niyang dugo. Medyo nahirapan pa raw si Banjo na itali yung aswang dahil napakalaki ng pakpak nito. Pero nang sa wakas ay nagawa nila yun ay napasigaw pa raw silang magpinsan sa tuwa. Nahuli natin, Banjo! Ay, ganti mo na si Bayani. Tara, umuwi na tayo. Baka balikan tayo ng mga kamag-anak niyan eh. Pero hindi pa raw tapos si Banjo. Nilapitan niya pa yung aswang na naghihingaluna habang nakatali sa punong nakaharap sa silangan. Binunot niya yung kutsilyo niyang nakasaksak sa dibdib nito. Tapos saka niya raw sinimulang buksan ang bunganga nito. Uy, Banjo, tigilan mo na yan. Baka bigla ka pang makagat niyan. Paano ako kakagatin nito? Itatanggalan ko to ng ngipin. Bigla na lang daw naduwak ang pinsan ni Banjo nang sa wakas ay nabunot na niya ang malaking pangil nito. May sumama pa raw kasi mga ugat-ugat doon sa pangil. Kaya hindi kinaya ng pinsan niya at bumaliktad talaga ang sikmura nito. Kukunin pa nga raw dapat ni Banjo yung isa pang pangil. Kaya natigilan sila nang marinig yung tinawag siya ng tatay niya. Uy, Banjo, punyeta ka, bakit dinala mo rito yung inahin ko? Paglingon niya raw sa tatay niya ay naglalakad na ito papalapit sa kanila na may dalang malaking pamatpat at mukhang handa na siyang hambalusin. Kung hindi lang nito napansin yung malaking nilalang na nakatali sa punong nasa harap ni na Banjo. Puta, aswang ba yan? Napamura pa ang tatay niya, lalo na nang mapag-isip-isip nito ang totoong dahilan kung bakit niya talaga dinala doon sa maisan yung alaga nilang baboy. Putragis ka naman, Banjo. Ipinain mo dyan yung kabuhayan natin. Tatamaan ka talaga sa akin. Eh tatay, kayo naman ang may sabi na. At ako pa sinisisi mo. Sandali, antayin mo ako dyan at ikaw ang papakain ko dyan sa aswang na yan. Mabilis din naman daw na nawala ang galit ng tatay ni Banjo dahil ng gabing yun. Ay tinulungan pa sila nitong tanggalin ang pakpak ng aswang. Pagkatapos noon ay hindi na nila ito tinanggal sa pagkakatali nito sa puno at hinintay nilang magliwanag kung saan nakita nilang unti-unti itong nalusaw pagkatapos itong masinagan ng araw. Yung pakpak naman ng aswang ay pinatuyo nila at ginawa nilang display sa bahay nila na ngayon ay dinala na pala ni Banjo sa kanyang apartment. Oo, mga kasityo pangil. Yung akala ko'y peking pakpak ng paniki na nakadisplay doon sa salas ng apartment ni Banjo, yun pala yung pakpak ng aswang. Kahit ako, kinilabutan nang ma-realize ko yun eh. Talagang manghang-mangha ako kay Banjo matapos niyang ikwento sa akin ang karanasan niyang yun. Kahit tuloy hindi ako kasama nang maranasan niya yun,
pakiramdam ko ay nandun din ako sa sitwasyon. Kaya nga, naisipan kong ishare ito sa inyo eh. Sayang, nagkahiwalay na kasi kami ng landas ni Banjo ngayon. Dahil mag-iisang taon na rin mula nang mag-resign siya sa trabaho para umuwi sa kanila. Dahil may sakit na raw ang tatay niya. At ang balita pa sa kanya ng pinsan niya ay inaaswang daw ito. Kaya hayun, si Banjo, dali-daling umuwi. Marami pa sana siyang kwentong pwedeng sabihin sa akin eh. Mabuti na lang, iniwanan niya ako ng souvenir bago siya umalis. Hulaan niyo kung ano, mga kasityo pangil. Anyway, sana ay nagustuhan niyo ang kwentong una kong ibinahagi dito sa channel na ito. Marami pa akong baon. Kaya kung gusto niyong magpadala ulit ako ng sulat dito, mag-comment na lang ho kayo. Ako nga po pala ulit si Crisanto. Isang simpleng taong mahilig mangolekta ng iba't ibang kwentong aswang na pwede ko rin namang ibahagi sa inyo. Sa ngayon ay dito ko lang muna tatapusin ang kwento ng antingerong si Banjo at ang inkwentro niya sa aswang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod. Ang Tagapagmana. Magandang araw, Sityo Pangil. Kumusta kayo? Naaalala niyo pa ba ako? Ako nga pala ulit ito, si Crisanto. Bata pa lang ako. Mahilig na talaga ako makinig, manood o magbasa ng kahit na anong kwentong kababalaghan. Dahil dyan, marami na akong naipong kwentong katatakutan. Lalo na yung tungkol sa mga nilalang ng dilim na sinasabing hayok daw sa dugo at laman ng tao o mas kilala sa tawag na aswang. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi tungkol sa akin. Tungkol ito sa lolo ng ex-girlfriend ko, si Lolo Abraham, na sinasabing tagapagmana raw ng kanilang angkan. Angkan ng mga aswang. Opo mga ka-SP, may lahing aswang daw ang girlfriend kong itago na lang natin sa pangalang Kisses. Kahit niya ako, nagulat ng ikwento niya sa akin yun nung kami pa. Pero don't get me wrong mga kapangil ha. Hindi yun ang dahilan kaya kami naghiwalay. Ibang kaso yun. Kaya balik na tayo sa kwento ni Lolo. Kapitbahay ko sina Kisses simula pagkabata. Kilala ko ang halos buong pamilya niya. Kabilang na ang mga lolo at lola niyang sina Lolo Abraham at Lola Anita. Ang alam ko tubong Mindanao ang pamilya nila. Pero nang makaipon ng sapat na halaga ay bumili sila ng lupa sa lugar namin noon sa Bulacan kung saan sila nagpatayo ng bahay at nanirahan ng permanente. Normal naman po silang mga tao eh. Wala namang kahit na sinong nakapansin sa lugar namin na may itinatago pala silang sikreto tungkol sa kanilang pagkatao. Nagkwekwentuhan kasi kami ni Kisses noon pagkatapos naming manood ng isang pirated na pelikulang tungkol sa aswang doon sa bagong biling DVD player ng tatay ko. Nang bigla niyang banggitin sa akin ang tungkol daw sa kakaiba at nakakakilabot na love story ng kanyang lola
at lolo. Ano ka mo? May lahi kang aswang? Oo, yun ang sabi ni lolo sa amin eh. Huwag kang maingay, Crisanto, ha? Bigla akong napakamot noon sa ulo. Hindi ko kasi alam kung anong magiging reaksyon ko na yung girlfriend ko ng mga panahong yun ay biglang umamin sa akin na aswang daw ang lolo niya. Eh, ano yun? Tuwing gabi gumagala yung lolo mo at nangahanting ng buntis. Binatukan tuloy ako ni Kisses dahil sa sinabi ko. Sira, hindi naman lahat ng aswang mahilig sa buntis, no? Ay, ganun. Tumango si Kisses. Oo kaya. Ang sabi ni Lolo, may mga uri daw ng aswang na mas hilig kumain ng mga bangkay. Meron naman daw iba na mas mahilig sa may mga sakit o kaya sa mga bata. Basta, depende raw yun sa lahi nila. Eh, yung lahi ng lolo mo, ano naman ang paborito? Mga hayop. Mga hayop lang ang ginakain ng pamilya ng lolo ko. Parang nakahinga ako ng maluwag sa sinabi ni Kisses, Sir Jupiter. Pero siyempre hindi ko pa rin mapigil ang magtaka. Pwede pala yun? May mga aswang din palang mababait, no? Oo naman. Isa ang pamilya ng lolo ko sa mga aswang na sinasabing nagbalik loob sa Diyos. At nangyari yun nang makilala niya si Lola Anita. Nang sabihin sa akin ni Kisses ang tungkol doon, pakiramdam ko, Sir Jupiter, na buhay bigla ang lahat ng kalamnan ko sa katawan. Ganun talaga ako kahilig sa mga ganitong klase ng kwento. Umayos pa ako ng pagkakaupo ko at tahimik na nakinig sa mga sumunod na sinabi ni Kisses. Ayon sa ex-girlfriend kong si Kisses, lumaki naman daw na normal si Lolo Abraham. Kahit pa alam nilang someday ay siya ang magiging tagapagmana ng lolo nilang aswang. Dahil siya ang nag-iisang lalaking apo nito. Yung lolo raw kasi ni Lolo Abraham, na tawagin nilang po natin si Lucio, ay isang uri ng aswang na kailangan munang ipasa yung parang itim na batong nasa loob ng katawan nito kung sakaling gusto na nitong humimlay at magpahinga. Kapag daw po kasi hindi nito naipasa ang batong yon sa isang tagapagmana, hindi raw po tuluyang mamamatay ang uri ng aswang na ito kahit pa nailibing na siya. Tanggap naman daw ni Lolo Abraham ang kapalaran niyang yun noong bata pa siya, hanggang siya ay magbinata. Pero ang lahat ng yun ay nagbago nang tumungtong siya sa edad na 20 at nakilala niya si Lola Anita. Kaunting background lang po muna sa immediate family ni Lolo Abraham noong binata pa siya bago tayo magpatuloy. Ang kanya pong ina, si Aling Florentina, ang anak ng lolo niyang aswang. Kaya lang po ayaw daw ni Lucio na ipasa sa mga anak nito ang pagiging aswang dahil para sa kanya, mahihina raw ang mga babae. Puro kasi babae ang mga naging anak nito. At sa mga apo naman, ay si Lolo Abraham lang ang naging lalaki. Isa pa, hindi rin naman daw po gusto ni Aling Florentina na manahin niya o ng anak niya ang pagiging aswang ng tatay niyang si Lucio. Kaya nga po pasikreto nitong inilapit ang pamilya nila sa simbahan at sa Diyos. Halos linggo-linggo raw po noon ay isinasama ni Aling Florentina ang binatang Abraham sa simbahan. Kaya naman, lumaking maka-Diyos si Abraham. Hindi naman daw po nagtataka si Lucio dahil maging ito ay nagsisimba rin. Pero sa ibang dahilan naman. Sa katunayan, sina Abraham at Anita ay nagkakilala nga raw po noon sa simbahan. At kalaunan ay nagkagustuhan sila hanggang sa sila ay maging magnobya.
Hindi rin po nagkatubili noon ang binatang Abraham na aminin kay Anita ang tunay niyang pagkatao. Ayaw daw kasi ni Abraham na sa iba pa malaman ni Anita yun. Aswang ka, Abraham? Halos madurog daw ang puso ng binatang Abraham nang makitang parang biglang nandiri sa kanya si Anita. Base sa reaksyon ng dalaga, tiniis na lang daw niya yun at patuloy lang na ipinaliwanag sa babaeng mahal niya ang lahat. Hindi pa naman, Anita. Hindi pa ako aswang hanggat hindi pa ipinapaasa sa akin ni Lolo Lucio ang pagiging aswang niya. Isa pa, hindi naman talaga takot sa simbahan ng aswang. Takot sila sa asin at agwa bendita. Pero hindi sila takot na tumungtong sa tahanan ng Panginoon. Ang totoo, may ilang uri ng aswang na sa simbahan mismo naghahanap ng bibiktimahin bilang pagpapakita ng matinding pang-iinsulto sa Diyos. Kung ganun, Abraham, huwag mong tanggapin ang pagkaaswang ng lolo mo. Tumakas na tayo rito. Magpakalayo-layo na tayo sa lugar na to para hindi na tayo mahanap. Ayokong maging katulad kanya. Ako rin naman, Anita. Aaminin kong nung una ay wala talagang kaso sa aking maging katulad ng lolo ko. Pero nung makilala kita, biglang nagbago ang pagtingin ko sa buhay. Ano mo yung gusto kong mamuhay ng normal kasama ka? Gusto kong bigyan ka ng magandang buhay at hindi ko magagawa yun kung tatanggapin ko ang sumpa ng pagiging halimaw. Itinuloy daw po ng binatang Abraham at dalagang Anita ang kanilang plano, na sinuportahan naman ni Aling Florentina at ng asawa nito. Sa katunayan ay sila pa nga ang gumawa ng paraan para matupad ng dalawa ang kanilang balak. May pera daw po noon si Aling Florentina dahil nagtatrabaho itong mananahi, habang ang asawa naman ito ay nagtatrabaho bilang embalsamador sa isang punerarya. At dahil iisa lang naman ang anak nila at simple lang ang pamumuhay ng kanilang pamilya, ay nakaipon sila ng pera. At yun ang pinabao nila kay Abraham at Anita. Nagtanan ang dalawa. Nang makarating sila sa Bulacan kung saan na nila naisipang magsama, ay dito na rin nila naisipang magpakasal kahit sa Huwes lang muna. Malayo na ang lugar na yun mula sa pinanggalingan nila sa Mindanao. Kaya naman noon ay sigurado daw si Abraham na hindi na sila masusundan ng kanyang Lolo Lucio. Nagkaroon ng trabaho si Abraham bilang kargador sa isang warehouse, habang si Anita naman ay nagdesisyong magtayo ng isang maliit na negosyo sa tapat ng apartment na inuupahan nila. Medyo magaling daw kasing magluto si Anita, kaya nagtinda siya ng mga ulam-ulam pati na rin ng mga kakaning pang merienda, pati na rin mga putahing pang umagahan. Sa trabaho, hindi inaasahan ni Abraham na doon niya pala makikilala ang isang hindi kilalang kamag-anak. Ang kanyang pinsan itago na lang natin sa pangalang Roman. Nagtaka raw kasi ang dalawa nang malamang magkaapelyido sila. At sa pag-uusap nila, ay nalaman ni Abraham na si Roman pala ay anak ng panganay na kapatid ng kanyang ina, ang kanyang Tia Ramona. Iniwan pala nito ang anak sa puder ng dati nitong kasintahan upang ilayo sa aswang nilang tatay na si Lucio. Ibig sabihin, magpinsang buo pala silang dalawa. Nalaman pa raw ni Abraham noon na medyo naghihirap sa buhay si Roman at natutulog lang ito sa labas ng warehouse kung saan sila nagtatrabaho. Napariwara daw pala kasi ang buhay nito, kaya ngayon ay palaboy-laboy na lang siya sa kalye. Naawa naman si Abraham sa pinsan niya, kaya kinukup nila ito ng asawa niya. Wala namang naging kaso yun kay Anita. In short, sa tulong daw po na mag-asawa
ay muling nakabangon sa buhay niya si Roman. Hanggang sa nakaipon na ito at kinaya ng bumukod ng sarili niyang tirahan. Halos isang taon din namang naging tahimik ang buhay ni na Abraham at Anita. Hanggang sa isang araw daw po ay nakatanggap sila ng sulat mula kay Aling Florentina na nagsasabing wala na raw ang aswang na si Lucio. Umanaw na raw ito sa sobrang katandaan. Malaya ka na, Abraham. Wala na ang lulo mo. Pwede na siguro tayong umuwi sa probinsya. Masaya pa raw ang reaksyon ni Anita noon sa nalaman. Pero si Abraham ay bigla na lang pinagbagsakan ng mga balikat. Napailing-iling pa raw si Abraham bago niya sinabi kay Anita ang masamang balita. Ibang klaseng aswang si Lolo Lucio, Anita. Hindi siya tuluyang mamamatay hanggat hindi niya na ipapasa ang pagiging aswang niya sa tagapagmana niya. Nawala raw ang ngiti sa mga labi ni Anita. Kinabahan siya at napuno bigla ng pag-aalala. Hindi pwede yan, Abraham. Hindi niya tayo pwedeng mahanap. Bigla na lang daw itong umiyak. Sapu-sapo ang sariling mukha. Huwag ka muna mag-alala masyado, Anita. Hindi pa naman niya tayo nahahanap eh. Hindi mo naiintindihan, Abraham. Hindi niya tayo pwedeng mahanap. Bakit ba, Anita? Ano bang problema? Alin ba yung hindi ko maiintindihan? Sasagot na raw sana si Anita nang bigla na lang siyang mapalingon sa nakabukas na bintana ng bahay nila. Biglang nanlaki ang mata niya nang makita niyang nakasampa doon ang aswang. Nakakapit ang kulubot at mabalahibo nitong kamay sa mga grills ng bintana. At nakasabit din ang mga paa nito doon. Para itong isang napakalaking unyangong kanina pa nakabitin doon habang nakatiting sa kanilang mag-asawa gamit ang nanlilisik nitong mga mata habang nakangisi. Bigla pa raw inilabas ng aswang yung dila nito na parang itinuturo yung tiyan ni Anita. Lolo! Kahit daw si Abraham, biglang nangilabot nang makita ang lolo niya. Ibang iba na raw ang itsura nito kaysa dati. Mas nakakatakot na ito dahil kitang-kita niyang may mga parte na sa katawan ng kanyang lolo na naaagnas na. Dahil nga yumao na ito at magdadalawang linggo na ring nakalibing. Lolo, tigilan mo na ako. Ayokong maging katulad niyo. Ayokong maging aswang. Iniharang daw ni Abraham ang sarili niya kay Anita. Dahil napansin niyang dito nakatitig si Lucio. Kung yung babaeng yan lang din naman ang dahilan kaya ayaw mo nang tanggapin ang lahi natin, mas mabuti pang patayin ko na yan kasama ang napakabangong bata sa loob ng kanyang sinapupunan. Doon na raw biglang nanlumo si Abraham. Yun pala ang gustong sabihin sa kanya ng asawa niyang si Anita kanina. Buntis ito. Kaya ayaw ni Anita na matuntun sila ni Lucio. Pero huli na ang lahat dahil nandito na ito ngayon. Anita, huwag ka lalabas ng bahay. Total ako lang naman ang kailangan niyan eh. Hindi ko hahayaang mapahamak kayo ng magiging anak ko. Patawarin mo ako ha. Pero kailangan ko na talagang gawin ang gusto niya. Umiiyak si Abraham habang sinasabi ang mga salitang yun sa asawa. Halos hindi na rin daw makakita si Anita dahil nahihilam na ito sa sarili ng luha. Ayaw man ni Anita na payagan si Abraham na tanggapin ang pagiging aswang ng lolo nitong si Lucio, wala na siyang magagawa. Kahit naman kasi siguro sino malilito, di ba? Kung kayo ang mapunta sa sitwasyon ni Anita, mga ka-SP, sinong mas pipiliin yung ligtas? Ikaw at ang anak mo sa sinapupunan o ang asawa mong apo
ng aswang. Sa huli ay pikit mata na lang daw na hinayaan ni Anita na humakbang si Abraham para lumabas ng bahay nila. Sobrang sakit daw nun para kay Anita. Base na rin sa pagkakakwento sa akin ni Kisses. Kahit nga raw si Abraham, hindi na magkamayaw sa kaiiyak noon eh. Mabuti na lang talaga, may biglang dumating. Lolo? Ikaw ang Lolo Lucio ko, di ba? Halos sabay-sabay daw na napalingon si Anita, Abraham at ang aswang na si Lolo Lucio sa bagong dating na si Roman. Kapapasok lang nito sa gate ng bahay ni na Abraham nang makita niya ang aswang na ginagambala ang mag-asawa. Sino ka? Halatang nagtaka din ang aswang. Napakunot ang noon ito at tinitigang maigi si Roman. Apo mo rin ako. Anak ako ng panganay mong si Ramona, Lolo. Oo, hindi lang iisa ang apo mong lalaki kaya kung pwede, tigilan mo na yung pinsan kong si Abraham. May pamilya na yan samantalang ako. Heto, mag-isa lang naman sa buhay. Saka mas matanda ako sa kanya. Kaya kung meron mang dapat na maging tagapagmana mo, ako yun at hindi ang pinsan ko. Hindi raw nakapagsalita si Abraham nang sabihin yun ni Roman. Parang hindi daw ito nakakaramdam kahit ng katiting man lang natakot sa kanilang lolo. Gusto raw sanang tutulan ni Abraham ang ginawa nitong pagsasakripisyo pero naisip niya agad ang kanyang mag-ina. Samantala ang lolo naman daw nilang aswang bigla na lang napangisi. Parang natuwa daw ito sa nalaman. Biglang-bigla na lang daw itong tumalon at dinamba si Roman. Kaya pareho silang nabuwal sa lupa. Napahiga si Roman habang ang aswang naman ay nakapatong sa ibabaw niya. Kitang-kita raw ni Abraham at Anita nang bigla na lang hawakan ng kanilang lolo ang mukha ni Roman. Halos bumaon na ang mga kuko nito sa pisngi ng sarili niyang apo. Dahilan para mapanganga ang kanyang pinsan. Pagkatapos daw noon, nakita naman nilang parang biglang may iniluwa si Lucio mula sa sarili niyang lalamunan. Gamit daw ang mahaba nitong dila ay ipinasa nito yung parang itim na batong nababalutan din daw ng maitim na usok sa mismong bibig ni Roman. Agad-agad pagkatapos ipasa ni Lucio yung itim na bato sa apo niya, bigla na lang daw itong bumagsak sa lupa at unti-unting naging abo. Habang si Roman naman ay nagkikisay doon sa pwesto niya. Gusto man daw lapitan ni Abraham ang pinsan niya para tulungan, ay bigla na lang daw sumigaw si Roman at pinigilan siya. Huwag mo kong lalapitan, Abraham! Nararamdaman kong kumakalam ang sikmura ko! Nang matapos daw sa kakikisay si Roman sa lupa, ay bigla na lang daw itong bumangon. Sa isang iglap, nagbago ang kulay ng mata nito. Naging pula tulad ng sa kanyang lolo. Hindi na raw nagpaalam pa si Roman dahil bigla na lang itong nagtatakbo papalayo. Siguro ay para na rin hindi mapahamak ang mag-asawa at ang bata sa sinapupunan ni Anita. Nawala pong iba kundi ang tatay ng ex-girlfriend kong si Kisses. Ang sabi pa sa akin ni Kisses noon, ginawa daw yun ni Roman dahil sa matinding utang na loob na tinatanaw niya sa mag-asawa. Nagkataon lang daw na naisipang dalawin ni Roman si Abraham para sana alukin ng panibagong trabaho. Pero hindi nito akalaing aabutan niya ang kanilang Lolo Lucio. Mabuti na lang daw talaga at mabuting tao rin si Roman. Kahit daw naging aswang na ito ay hindi ito kailanman kumain ng tao. Puro hayop lang daw ang natikman nito sa buong buhay niya. At ginawa daw nito ang lahat ng paraan para matapos na sa sarili niya
ang lahi nila. Hindi gaanong edinitali ni Kises sa akin noon kung paano nagawa ng kanyang Lolo Roman. Pero ang sabi raw sa kanila ng Lolo Abraham niya ay hindi na raw kailangan pang ipasa ni Roman ang pagiging aswang nito para lang makapagpahinga na ito kung sakali. Parang nagawa raw nitong itanim na mismo sa sarili niya yung bato para hindi na ito makuha ng iba at para hindi na rin magpatuloy pa ang lahi nila ng pagiging aswang. Ang totoo, Sir Jupiter, medyo nahirapan akong maniwala noon kay Kises na totoo ang kwentong sinasabi niya sa akin tungkol sa pamilya niya. Naniwala lang ho ako ng isang beses habang nagbibig kami noon sa gilid ng kalsada ay may sinabi siya sa akin. Kilala mo si Divina, di ba? Medyo natigilan ako nang marinig kong binanggit ni Kises yung pangalan ng isa pa naming kababata noon. Si Divina, na matagal ko ng crush na crush noon, kaya lang ay hindi ko magawang pormahan. Hindi kasi pang girlfriend material si Divina. Kabi-kabila kasi ang boyfriend niya noon sa lugar namin, kaya medyo nata-turn off ako. Bakit? Buntis siya, Crisanto. Hindi ako nakapagsalita. Nagulat ako sa sinabi ni Kises, lalo na sa ibinagdag niya. Yung dugo ng baby niya, katulad ng amoy ng dugo mo. Doon na ako talaga medyo napatras. Bago pa ituloy ni Kises ang sasabihin niya, ay inamin ko na sa kanya na minsan talagang may nangyari sa amin ni Divina nung pareho kaming nalasing sa birthday party ng pinsan ko. Nasampal pa ako ni Kises noon tapos sa kanya palang sinabi sa akin na hindi naman daw ako ang tatay, kundi ang pinsan ko. Dahil tuloy doon, nag-break kami. Mabuti na lang talaga na sabi niya pa sa akin na kaya raw nagawa niyang maamoy ang dugo namin nung anak ni Divina ay dahil may namana pa rin daw silang katangian ni Lucio kahit na hindi naman daw tinanggap ni Lolo Abraham yung pagiging aswang nito. Simula noon, Sir Jupiter, hindi na ako pinansin ni Kises hanggang sa tumanda kami at nag-abroad siya para magtrabaho. Nakatapos po kasi ng college si Kises bilang nurse. Habang ako naman, maagang nagbanat ng buto, kaya hindi na nakatungtong pa sa college. Anyway, sana nagustuhan niyo ulit ng kwento ko. Marami pa akong baon, kaya kung gusto niyong magpadala ulit ako ng sulat dito, mag-comment lang ho kayo. Ako nga pala ulit si Crisanto. Isang simpleng taong mahilig mangulekta ng iba't ibang kwentong aswang na pwede ko rin namang ibahagi sa inyo. Sa ngayon ay dito ko natatapusin ang kwento ng tagapagmana ng aswang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod. Aswang ng Dagat. Isa na namang magandang araw sa inyong lahat, mga taga-subaybay ng Sityo Pangil.
Namiss niyo ba ako? Si Crisanto nga pala ulit ito. Magbabahagi na naman sa inyo ng panibagong kwento. Bata pa lang ako. Mahilig na talaga akong makinig, manood o magbasa ng kahit na anong kwentong kababalaghan. Dahil dyan, marami na akong naipong kwentong katatakutan, lalo na yung tungkol sa mga nilalang ng dilim na sinasabing hayok daw sa dugo at laman ng tao o mas kilala sa tawag na aswang. Ang kwentong ibabahagi ko nga pala sa inyo ngayon ay siyempre hindi na naman tungkol sa akin. Tungkol ito sa experience ng isang kakilala ko na itago na lang natin sa pangalang Mang Peping. Si Mang Peping ang matandang katiwala sa isang maliit lang namang beach resort na pinagbakasyonan naming magbabarkada noon. Siguro mga 20 anyos lang ako noon. Naimbitahan kaming magpunta sa kasal ng pinakamatandang miyembro ng barkadahan namin noon na gaganapin sa lugar na kinalakihan ng girlfriend niya sa Quezon Province. Yung may-ari daw kasi ng resort na yun ay tito ng babae. Kaya yun na rin ang naisipan nilang gawing venue. Unang tingin namin kay Mang Peping, akala namin masungit siya. Alam nyo yung itsura na parang matandang ermitanyo nung araw? Ganun kasi ang mga pormahan ni Mang Peping. Tapos idagdag pang may dala siyang mataas na tungkod na gawa lang sa kawayan dahil pilay o pilantod daw yung isa niyang paa. Pero kalaunan, nalaman naming mabait naman pala ang katiwala. Kuwela pa nga siya dahil nakikipagbiruan siya sa aming magbabarkada. Anyway, sayang-saya kami noon dahil siyempre nakalibre kami ng bakasyon. Libre pagkain pa. Tapos doon kami pinatuloy sa maliliit na parang cottage na gawa sa kawayan pero may sariling maliit na kwarto at CR. Malapit lang naman sa mismong dagat yung cottage at 2-3 tao ang kakasya. Sakto. 6 kami noon kaya 2 cottage ang ipinagamit sa amin. Gandang-ganda talaga ako sa lugar na yon at isa yon sa pinakahindi ko malilimutang bakasyon hanggang sa mga oras na ito. Pagkarating pa lang namin doon ay nagkayayaan na agad kaming magtampisaw sa tubig ng mga barkada ko. Medyo kinapala na namin ang mga pagmumukha namin kasi minsan lang naman yun eh. Uy, mga pare, swimming na! Oo nga. Tara, minsan lang to. Magkakaakbay pa kaming tatakbo na sana noon papunta sa tubig. Nang bigla lang kaming tawagin ni Mang Peping. Mangayho! Uy, sandali lang. Nagsilapit naman agad kami sa matanda. Yo, Mang Peps! Natawa pa nga yung mga kabarkada ko noon sa ibinansag ko kay Mang Peping. Bago kayo magtampisaw dyan sa tubig, paalalahanan ko lang muna kayo ha. Huwag kayong pupunta doon sa malalalim ng bahagi masyado hanggat maaari. Huwag na kayong lalayo. Huwag na kayong gaanong lalayo rito sa resort, lalo na't bilog pa man din ang buwan ngayon. Siyempre, heto na naman ako. Nabuhay na naman ang dugo ko sa sinabi ni Mang Peping. Lakas talaga ng radar ko sa mga kwentong kababalaghang ganyan eh. Kulang na lang tuloy, manghaba ang tenga ko.
Ba't ho, Mang Peps? May aswang mo ba rito? Natatawa-tawa ko pang tanong noon kay Mang Piping. Kunwari pa akong nagbibiro pero ang totoo, hinuhuli ko lang naman siya dahil malakas ang kutob ko noon na may history ng kababalaghan ang lugar na yun. At alam yun ng matandang katiwala. Hindi agad sumagot si Mang Piping sa tanong ko noon. Mga ilang segundo muna siyang tumitig doon sa may tubig na parang may inaalala siya. Pagkatapos bigla siyang bumuntong hininga. Oo, may aswang sa lugar na ito. Hindi nga lang siya pangkaraniwan dahil nakatira siya sa ilalim ng dagat. Sa sagot na yun ni Mang Piping, halo-halo ang naging reaksyon ng mga barkada ko. May kumansyaw, merong kinilabutan, merong nag-asaran at nagtakutan. Pero ako, tahimik lang akong nakikinig. Sige nga, Mang Peps, kwento nyo nga sa akin yan. Mahilig kasi akong makinig ng mga ganyang kwento eh. Oh? Eh, akala ko ba, magsiswimming kayo? Maya-maya na ako sasama sa mga kulukoy na yan. Kwentuhan nyo muna ako, Mang Peps. Natawa si Mang Piping. Pero pagkatapos nung naiinayanan niya akong maupo sa pinong buhangin, doon mismo sa pwesto kung saan kami nakatayo kanina. Bata pa raw si Mang Piping ng mga panahong yun. Siguro mga nasa 9 anyos pa lang sa noon. Mangingisda raw talaga doon ang tatay nila, pati na rin ang panganay niyang kapatid na lalaki. Natawagin na lang nating Arnaldo. Mahal na mahal daw ng kanyang kuya Arnaldo si Mang Piping noong kabataan nila. Kasi nga bunso tapos may kapansanan pa, kaya talagang sunod ang layaw niya pagdating sa kanyang kuya. Ito raw ang tagapagtanggol ni Mang Piping sa tuwing tinutukso siya ng mga batang kaedad niya dahil sa kanyang kalagayan. Kahit nga raw sa tatay nila na nang panahong yun ay masyadong istrikto, ay nagagawa pa siyang ipagtanggol nito kahit pa umabot sa puntong ang kuya Arnaldo na niya ang sumalo ng mga parusang dapat ay para kay Mang Piping. Pilyong bata raw kasi si Mang Piping noon. Marami raw siyang kalokohan noong kabataan niya kahit na sa kabila ng kanyang kapansanan, kaya madalas siyang pagalitan ng tatay niya. Yung kuya Arnaldo niya naman daw ang konsentidor. Ito palagi ang kakampi at kasangga niya sa lahat ng bagay. Basta ang gusto lang daw nito ay masaya siya. Idol na idol din ni Mang Piping noon ang kanyang kuya Arnaldo pagdating sa mga babae. Magandang lalaki raw kasi ito noon, kaya napakaraming babae ring nagkakandara pa dito sa loob at labas ng kanilang isla. Ang hindi lang daw alam ni Mang Piping ay kung bakit ni isa sa mga babaeng nagiging syota ng kanyang kuya Arnaldo ay wala itong ni isa mang seneryoso. Parang laro lang daw dito ang pakikipagrelasyon noon. Kaya marami na rin ang babaeng umiyak dahil sa kanyang kuya. Kuya, hinahanap ka ni Mariela kanina ah. Yan mo siyang tinataguan ko nga eh. Ang kulit talaga ng babaeng yun. Bakit? Akala ko ba syota mo yun? Hindi na ngayon eh. May nahanap na akong iba. Ang ganda nun, Piping. Naku, pag nakita mo yun, baka lumuwa ang mata mo. Nakangisi pa raw ang kanyang kuya nang sabihin ito yun.
Napasimangot si Mang Piping dahil napakabait daw sa kanya ni Mariela kaya napalapit na rin ang loob niya dito. Eh, maganda rin naman si Mariela ah. Mabait pa. Sa lahat ng naging syota mo, yun lang yata ang naging mabait sa akin eh. Sus, mabait lang yun sa'yo kasi may gusto raw sa'yo yung kapatid nun. Si Marina? Kaso wag mo munang poporma na, bata pa yun. Tsaka sinasabi ko talaga sa'yo, Piping. Kapag nakita mo yung babaeng nakita ko doon sa kabilang isla kahapon, malamang sa malamang sumang-ayon ka rin sa akin. Walang-wala yung ganda ni Mariela sa ganda nun. Napailing na lang daw si Mang Piping noon at hinayaan niya na lang ang kuya niya na parang nahulog na sa pag-aalala sa itsura ng babaeng sinasabi nito. Parang araw tanga ang kuya Arnaldo niya dahil iniwan niya itong nakangiti pa habang nakatanaw doon sa dagat mula sa bahay nila. Sa paglipas ng mga araw, pakiramdam daw ni Mang Piping noon ay unti-unting nagbago ang kanyang kuya Arnaldo. Palagi na raw itong gabi kong umuwi. Pero napakaaga namang umalis para lang mangisda. Parang na raw itong timang dahil madalas niya itong makitang nakangiti kahit wala naman itong ginagawa. Minsan nahuhuli niya pang araw na nagsasalita ito na mag-isa at parang kinakausap ang sarili. Anong kayang gagawin ko para mapasagot siya? Sobrang pakipot ng babaeng yun. Laki na lang nagpapahabol sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. Napangiwi raw si Mang Piping nang makita niya ang kuya Arnaldo niya isang hapon na nagsusuklay sa harap ng salamin habang nagsasalita. Para na raw, hinimod ng kambing o kalabaw ang buhok nito sa sobrang kasusuklay nito. Pero ayaw pa rin daw tigilan. Nalintikan ka na, kuya. Baka kailangan mo nang magpaalbularyo dahil palagay ko namamaligno ka na. Bahagya raw nagulat ang kuya Arnaldo niya sa kanya. Pero tinawanan lang nito ang sinabi niya. Ganito talaga kapag in love. Hindi mo pa ako maiintindihan kasi bata ka pa eh. In love? Hindi ka mukhang in love, kuya. Para kang timang. Pero imbis na mapikon, ay lalo para isang tinawanan ng kuya Arnaldo niya. Ang totoo ay nagtatampo raw talaga siya ng panahong yun sa kapatid. Tuluyan raw kasi itong nawala ng oras na makipaglaro sa kanya na dati naman ay halos araw-araw nilang ginagawa. Alam naman daw nitong ayaw ni Mang Piping na makipaglaro noon sa ibang bata dahil ikinahihiya niya nga ang kapansanan niya. Aalis na naman? Akala ko ba kuya sabi mo tuturuan mo akong gumawa ng saranggola? Hala, oo nga pala no. Bukas na lang, Piping. Aabangan ko kasi yung babae ngayon eh. Sasabihin ko sa kanyang manliligaw na ako. Hindi sumagot si Mang Piping sa kuya niya. Pero halata sa mukha niya ang sobrang pagkadismaya. Noon daw, epektibong epektibo ang style na yun sa kapatid niya. Pero ngayon ay parang wala na raw talagang makapigil dito kapag gusto nitong umalis ng bahay. Natulog ng malungkot si Mang Piping. Talagang malaki na ang tampo niya sa kanyang kuya Arnaldo. Pero nang gabing yun ay himalang umuwi daw itong bigla nang maaga. Oh, kuya. Akala ko mamaya ka pa uuwi. Hindi pinansin ng kanyang kuya Arnaldo si Mang Piping.
Napansin niya raw na parang hindi maganda ang ekspresyon ng mukha nito. Parang bad trip daw noon ang kanyang kuya Arnaldo. Kaya minabuti raw ni Mang Piping na tanungin kung ano ang problema nito. Uy, Uy Arnaldo, ba't ganyan ang itsura mo? Busted ka, no? Pero laking gulat na lang daw ni Mang Piping nang bigla na lang siyang hablutin ng kapatid sa leeg, pagkatapos ay sinakal siya nito. Hindi ako nakikipag-asaran sa iyong bata ka, ha? Sa susunod, pag-aralan mong itikom yung bibig mo. Yun ang unang pagkakataon na nakita raw ni Mang Piping naggalit ang kanyang kuya. Sobrang bait nito sa kanya noon. At kahit kailan, ay hindi siya nito nagawang pagbuhatan ng kamay. Kaya sobrang nasaktan daw siya sa ginawa nito ng gabing yun. Kuya, aray! Hindi ako makahinga! Doon pa lang daw natauhan ng kanyang Kuya Arnaldo. Bigla daw nanlaki ang mga mata nito bago ito napabitiw sa pagkakasakal sa kanya at halos lumipad ito palayo. Sorry, Monsu. Hindi ko sinasadya. Uubo-ubo pa raw si Mang Piping nang makita niyang sinabunutan ng Kuya Arnaldo niya ang sarili nitong buhok bago ito nagtatakbo palabas ng bahay nila. Siyempre hinabol daw ni Mang Piping ang kanyang kapatid. Nag-alala daw kasi talaga siya dahil kakaiba ang ikinikilos nito. Bigla raw huminto ang Kuya Arnaldo niya sa may dalampasigan. Nakita ni Mang Piping na doon ito nag-iiyak na parang nasasaktan. Yun lang din ang unang pagkakataong nakita niyang umiiyak ang kapatid. Kaya kahit hirap ay tinakbo ni Mang Piping ang pwesto nito at niyakap ang kanyang Kuya Arnaldo. Kuya, ano ba talagang problema? Kung totoong nabasted ka man, marami pa na bang ibang babae dyan eh? Pero bigla daw umiling ang kanyang kuya. Hindi mo naiintindihan, Bunso. Hindi ako binasted ng babaeng minamahal ko ngayon. May nalaman ako tungkol sa kanya. Ha? Ano yun? Tinitigan daw siya ng kapatid sa mata bago ito sumagot. Aswang siya, Arnaldo. Aswang ng dagat. Isang magindara. Yun daw ang sinabi nito bago ito lumingon doon sa dagat na nasa harap nila. Halos lumuwaraw ang mata ni Mang Piping at napanganga siya nang doon ay makakita siya ng isang napakagandang babaeng nakatanaw sa kanila mula sa di kalayuan. Nakalubog ang katawan nito sa ilalim ng tubig pero kitang-kita raw ni Mang Piping na nakangisi ito sa kanilang magkapatid habang nakatitig mismo sa kanya. Ang sabi sa akin ni Mang Piping, noong una akala niya raw si Rena ang nilalang na yun. Pero nagkamali raw siya. Hindi raw kasi mukhang kalahating tao o kalahating isda ang aswang ng dagat eh. Mukha pa rin daw itong tao. Kaya lang kapag nakalubog ito sa tubig, ay nagdidikit ang dalawang magabinti nito at paa. Ang kaso, hindi pa naman kami pareho nakakakita ng sirena, kaya mga ka-SP, nakakita na ba kayo nun? Alam nyo ba kung anong pagkakaiba ng sirena at magindara? Comment naman kayo kung alam nyo ang sagot. Anyway, balik tayo sa kwento.
Hindi raw naitago ng napakagandang mukha ng babaeng yun ang masangsang nitong amoy at ang nakakapandiring mga kaliskis sa balat nito at ang nakakikilabot na mga ngipin sa bibig nitong animo ngipin ng isdang piranha. May hasang din daw ito sa leeg na bumubuka-buka pa kapag humihinga siya. Bakit nakatitig siya sa akin, Kuya Arnaldo? Sa tanong niyang yun ay bigla na lang daw ulit nag-iyak ang kanyang kuya bago siya sinagot nito. Ikaw ang hinihingi niyang kapalit sa akin, bunso. Gusto niyang ialay kita sa kanya nang sa ganun ay pagbigyan niya akong magsama kami habang buhay. Doon na kinilabutan si Mang Piping. Pakiramdam niya raw, tinakasan siya ng sarili niyang katinuan sa narinig. Natakot siya para sa sarili. Lalo na nang maisip niyang hindi niya magagawang takasan ang Kuya Arnaldo niya kung sakaling magdesisyon itong ipakain nga siya sa aswang ng dagat. Ibibigay mo ba ako sa kanya, Kuya? Pero umiling daw ang kanyang Kuya Arnaldo noon bilang tugon. Hindi ko kayang gawin yun sa'yo, bunso. Doon pa lang daw siya nakahinga ng maluwag. Pero bago pa raw tuluyang maiyak ulit si Mang Piping noon, ay inaya niya na ang kuya niyang umuwi. Natatakot daw kasi siya sa presensya ng aswang na nasa di kalayuan lang at nakatitig sa kanila. Ang sabi naman ng kuya niya, hindi raw ito makakatungtong sa lupa para sundan sila dahil tuwing bilog ang buwan, ay hindi ito makapagpapalit ng anyo para maging tao. Tuwing bilog daw kasi ang buwan, ay nakatakdang kumain ang isang magindara ng sariwang laman at dugo ng tao para maibsan ang matinding kalam ng sikmura nito. Hinila ni Mang Piping ang kanyang Kuya Arnaldo palayo sa dalampasigan pero bago pa raw sila tuluyang makalayo, ay bigla naman silang nakarinig ng isang napakangandang boses na kumakanta. Para daw silang inihehele sa ganda ng boses na naririnig nila. At nang lingunin nila ang magindara ay nalaman nilang dito pala nang gagaling ang magandang boses na yon. Kitang-kita raw ni Mang Piping nang halos mawala sa sarili nito ang kanyang Kuya Arnaldo. Bigla siyang hinawakan ito ng mahigpit sa braso at kinaladkad papunta sa tubig. Kaya ganun na lang ang takot niya ng mga sandaling yon. Kahit daw anong sigaw at pagmamakaawa niya sa kapatid ay para itong bingi. Patuloy lang daw ito sa pagkaladkad sa kanya kaya kitang-kita rin ni Mang Piping nang lalong lumawak ang pagkakangisi ng magindara. Mabuti na lang daw ay nakawala siya sa pagkakakapit ng kanyang kuya bago siya nagtatakbo papalayo. Hindi naman daw siya sinundan ng kapatid pero nakita niyang nagpatianod daw ito sa alon at nagpakalunod. Gusto raw sanang sagipin ni Mang Piping ang kanyang Kuya Arnaldo pero wala siyang magawa. Hindi naman daw siya magaling lumangoy dahil hindi niya nga magawang ikampay ang isang paa niya. Sigaw na lang daw siya ng sigaw at umaasang may makakarinig sa kanya pero walang saklolong dumating. Hanggang sa nakita lang ni Mang Piping na tinangay ng magindara ang kanyang Kuya Arnaldo papunta sa pinakamalalim na parte ng dagat. Tatay! Tatay! Si Kuya Arnaldo po kinuha ng magindara!
Hingal na hingal daw si Mang Piping nang magsumbong siya sa kanilang tatay. Kasalukuyan daw itong nagpapahinga dahil galing ito sa pangingisda. Kaya napabalikwas ito ng tayo dahil sa sinabi niya. Anong sinasabi mo, Piping? Nasaan ang kuya mo? Natarantaraw kaagad ang kanyang nanay at halos mawalan daw ito ng malay nang ikwento ni Mang Piping ang lahat sa kanilang mga magulang. Napamura ang kanyang tatay. Tinawag daw nito ang halos lahat ng mga kapwa nito mangingisda at nang gabing yun ay hinanap nila ang kanyang kuya Arnaldo hanggang kinabukasan. Hindi raw tumigil sa paghahanap ang kanyang mga magulang pati na rin ang iba pa nilang kaisla. Pero sa kasamaang palad, hindi na nila nahanap pa kahit kailan ang kanyang kuya Arnaldo. At ang hinala ng karamihan ay kinain na ito ng aswang. Grabe, Mang Peps. Nakakaiyak naman yung kwento nyo. Pupunas-punas pa ako ng luha nang matapos si Mang Piping sa pagkikwento. Pero kung hindi nyo na po nakita yung kuya nyo, yung Magindara, nakita nyo ba ulit? Biglang umiling si Mang Piping. Hindi na. Sa palagay ko alam niyang inaabangan ko talaga ang muli naming pagkikita. Siguro natakot siya dahil naramdaman niyang napakatindi ng galit ko sa kanya na kahit buhay ko pa ang maging kapalit ay wala akong pakialam dahil kapag nagkita kami, sisiguraduhin kong papatayin ko rin siya. Hindi na ako nakasagot pa nang makita kong nagtagis ang mga bagang ni Mang Piping habang nakatitig siya sa dagat. Alam niyo ba, isa ang kwentong ito sa halos magpaiyak sa akin mga kasityo pangil. Pero isa rin ito sa pinakapaborito ko. Dahil ikinuwento ito sa akin ng mismong naka-experience doon mismo sa harap ng lugar kung saan ito nangyari. Ang sabi ni Mang Piping, simula daw nang mawala ang Kuya Arnaldo niya, ay naging panata niya na raw sa kanyang buhay ang magbigay ng babala sa lahat ng dadayo at pupunta sa kanilang isla tungkol sa aswang ng dagat o ang tinatawag na Magindara. Sana ay nagustuhan niyo ulit ang kwentong ito. Marami pa akong baon, kaya kung gusto niyong magpadala ako ulit ng sulat dito, mag-comment lang ho kayo. Ako nga pala ulit si Chris Santo. Isang simpleng taong mahilig mangolekta ng iba't ibang kwentong aswang na pwede ko ring ibahagi sa inyo. Sa ngayon ay dito ko natatapusin ang kwentong ito ng Magindara, ang aswang ng dagat. Maraming salamat sa pakikinig nyo. Hanggang sa susunod.